At mga kapuso, ang pinakahuling sitwasyon sa nasunog na Old Public Market sa San Carlos City, Pangasinan, alamin natin sa live report ni Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, ipakita ko lang yung lawak ng pinsala na iniwan sa aabot na 400 stalls dito sa Old Public Market sa San Carlos City, Pangasinan matapos sumiklab nga ang apoy kaninang alas 5 ng madaling araw, kaninang umaga. At makikita natin may mga nagalat na mga yero, mga nasunog na kahoy, roll up at mga paninda dito sa Old Public Market. Makikita rin natin na may mga nagkalat na paninda sa mga kalsada at kahit na nakakordon na yung pinangyarihan ng sunog ay talagang nagpupumilit yung mga stall owners na magsalba ng mga paninda dito sa Old Public Market. Nagsagawa nga ng emergency meeting ang iba't ibang departamento ng San Carlos City LGU upang mapaghandaan ang kanilang aksyon na gagawin para sa mga upang matulungan yung mga apektadong mga stall owners. Dito sa aking likuran ay talagang abala yung mga stall owners, yung mga negosyante dito na kumpunuhin yung mga nasira nilang pwesto dito sa Old Public Market. Kinordonan na nga ng BFP ang bahagi ng pinangyarihan ng sunog pero yung mga stall owners ay talagang pumasok sa pwesto, sa kanilang pwesto sa pinangyarihan ng sunog upang mabigyan or maayos pa o yung mga maisalba pa yung mga kanilang paninda. At nakapanlulumo nga tingnan yung mga stall owners dahil wala raw silang naisalba. At patuloy ring inaalam ng BFP ang pinangyarihan o sanhi ng sunog. Sa ngayon, nagsasagawa sila ng overhauling upang mabantayan dahil may mga usok pa dito sa area upang maiwasan nga ang muling pagsiklab ng sunog. Tinatayang nasa 400 stalls ang nasunog nga dito sa Old Public Market at tinataya nga nasa 24 million pesos ang estimated damage dito sa nangyaring sunog. At patuloy pa rin iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog dito sa Old Public Market. At yan muna ang latest dito sa San Carlos City, Pangasinan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca.